Kumusta kayo mga kapako Pilipino? Andito na naman tayo sa ating channel. Naway may mga natututunan tayo sa mga previous tutorials natin at sana sa pag-aaralan natin ngayon ay may matutunan ulit tayo. Ang pag-aaralan na natin ay about sa constructor. So, ito na nga pala yung part 3 ng tutorial natin sa object-oriented programming sa C++ or OOP. Bali, ano nga ba yung constructor? Yung constructor, guys, it's like also a method, pero special method siya na once na generate natin yung class natin, automatic siyang mag-execute. So, papakita ko sa inyo kung paano siya i-construct, kung paano siya gamitin, bibigyan ko kayo ng mga example. So, simulan na natin. So, let's say gusto muna nating mag-print ng hello world gamit yung constructor. So, mag-create tayo ng class natin na my class. So, access identifier na specifier natin is public. Bali, next tutorial natin guys, access specifier na tayo para malaman nyo kung paano ginagamit yung tatlong access specifier. So, ang pag-construct ng constructor, bali, kukopyahin nyo lang yung my class, then open close parenthesis, tapos open close curly brace. Bali, katulad lang rin siya ng method pero wala siyang data type sa gilid. Try nating mag-display ng hello world. So cout hello world. So tatawagin ko yung my class. Gagcreate ako ng object. So my class Yan. So, kung napapansin nyo guys, katulad lang ng mga declaring natin, tinawag ko na yung my class, tapos automatic execute nyo na itong hello world. Ito yung constructor natin guys. So, ganito yung format niya. Papakita ko sa inyo, pwede rin siya pasahan ng parameter. Pero ngayon, gawin lang muna natin yung simple. So, debug natin. Bali, una niyang execute yung hello world. So, nakita nyo guys, nag-display yung hello world. Lagyan natin ng headline para mas maganda siyang tignan. Yan. So, nakita nyo, nag-print yung hello world. Bali, in-execute niya kagad itong my class kasi constructor siya. So, paano naman natin mapapasahan siya ng parameter? Let's pass a parameter to constructor. Sabi na natin meron tayong number 40, pasahan natin ang parameter int number. So based sa mga sinabi ko, kahit hindi pareho ng variable to, kahit gawin ko lang num to, pero mas maganda na kasing related din siya or equal. So cout din natin yung number, the place, tapos comment ko na lang muna to. So, kung mapapansin nyo, nagpasa tayo ng parameter na number kay constructor natin. So, dapat ang expect natin, the number is 40. So, nakita nyo guys, napasa natin yung 40 na value. So, pwede rin siyang tawagin sa labas. Paano natin gagawin yon? So, katulad rin siya ng method na pwedeng tawagin sa labas. Same format lang rin. So, initialization. Tapos, tawagin ko yung my class. Tapos double dot my class ulit. Ito yon. Tapos ito tinawag natin. Tapos, so same format lang naman siya. Pipaste ko na lang. So pasa ko ng parameter. So same lang yung magiging output nito guys. The number 40. Bali nilabas lang natin yung pag-call sa kanya. Yan, nakita nyo same display. So, balik natin yung codes. Gusto ko ipakita naman kung paano tayo makakapag-plus. Mag-enter tayo ng dalawang number, tapos ipasa natin kay constructor yung magiging sagot. So, try natin. Num1, num2, cout, enter first number. Num1, cout, enter
second number, num2, then pasa ko dito. Almost katulad lang siya guys ng ano, ng method. So ginagamit kasi guys more often yung constructor sa mga initialization mo ng mga variables. Papakita ko rin sa inyo guys kung paano. Bali pinakita ko lang sa inyo na possible siya pasahan ng mga parameter tapos maggawa tayo ng operation katulad nitong gagawin natin. So num1, in sum is equals to num1 plus num2. So nakita nyo guys, papasahan natin siya ng dalawang parameter na num1 at num2, tapos i-add niya. So try nating mag ano, lagay ng mga values. So enter first number 4, next number is 10. So the sum is 14. So nagawa nating magpasa ng parameter, pero mas common kasi ginagamit siya guys, sabi ko nga kanina, sa pag-initialize ng mga attributes natin. So papakita ko sa inyo guys kung paano. So burahin na natin 'to. Kasi bawal guys yung mag-initialize ka kay attributes. So sabi na natin may int num1 tayo is equal to 0. Syntax error siya guys. So hindi pwedeng mag-initialize ng value. So para magawa natin siya guys, gagawa tayo ng int dito na lang num1 is equals to 10. So kung mapapansin nyo guys, yung num1, initialize natin yung value niya sa constructor na num1 is equals to 10. So display natin guys sa project natin yung value niya. So cout my class dot attribute natin na num1. So tanggalin na natin to. Pakita ko sa inyo pag dinat ko num1. Yan. So makita nyo guys na nag-initialize tayo ng value na num1. So common di, pwede natin to gamitin sa mga ano eh. So kunyari gagawa tayo ng system, gusto nating initialize yung mga value ng mga global variable natin na gagamitin natin all throughout sa program. So sa ngayon kasi basic lang muna yung pinapakita natin eh, para at least mas maintindihan nyo. So tignan natin execute. So napasa na natin yan. So nakita nyo, the initialization value of num1 is 10. So ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa constructor. Ang next na topic natin sa tutorial natin ng OOP is about sa access specifier. Papakita ko na sa inyo paano ginagamit yung protected, yung private. Sa ngayon kasi napapakita ko pa lang yung public eh. So salamat sa panonood. Thank you.